Bukod kay Beato Pedro Calungsod, may anim pang Beato na ilunuklok bilang santo at hindi biro ang prosesong pinagdaanan dito. Kilalanin natin sila sa pagbabandila ni ABS-CBN Chief Correspondent Corina Sanchez mula sa Vatican. Ses, nandito tayo ngayon sa harap ng Basilica dito sa St. Peter's Square, mismo sa Vatikano sa Roma. At handang-handa na ang buong simbahang Katolika para sa nakatakdang kanonisasyon ng 7 mga biyato mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At siyempre kasama na rin dyan ang sariling ating si Beato Pedro Calungsod ng Visayas. Para maisa-isa lamang natin naroroon ang kanilang mga imahe sa harap mismo ng Basilica. Mula kaliwa hanggang kanan, ito ipapakita namin sa inyo ha. Ang una ay si Anna Schaefer. Siya ay isang Aleman, ordinaryong babae. Ang pangalawa ay si Maria del Carmen, siya ay isang Espanyolang foundress ng Conceptionist Missionary Sisters of Teaching. Ang pangatlo ay si Pedro Calungsod, yan ang kanyang imahe. Si Jacques Berthieu na isang martir na Pranses na pari. Ang sumunod ay si Giovanni Battista Piamarta, isang Italianong pari. Ang pang-anim ay si Marian Cope, siya ay isang Amerikana na Religious of the Sisters of the Third Order of St. Francis. At ang pang-pito ay isang Amerikana pa rin, si Kateri Tecaquita. Si Beato Pedro Calungsod ang pinakabata sa hilera ng mga biyatong ito at siyang magiging pangalawang Pilipinong santo ng ating bayan. Pero masalimuot ang proseso bago maituring na isang banal o santo ang isang alagad ng simbahan o ordinaryong nilalang. Sa kaso ni Beato Pedro, nagsimula noong 1985 ang unang hakbang para maihilera siya sa mga sinasamba ng simbahang Katolika. Kabataang katikista si Beato Pedro na sumama sa misyon ng mga Hesuita sa Marianas. Taong 1672 naman nang patayin si Beato Pedro dahil din sa kanyang pananampalataya. There is Pedro Calungsod. Taong 2000 nang maging ganap siyang Beato o banal. Inabot din ng 15 taon ang proseso ng beatification. There is Cardinal Vidal of Cebu in the Philippines. Si Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal ang nanguna sa pangangalap at pag-aasikaso ng mga dokumento para sa beatification. At kalaunan ay canonization o pagluklok naman bilang santo ni Beato Pedro. Kanyang pagiging tapat sa kanyang trabaho lang, walang complain. Martir siya sapagkat namatay siya alang-alang kay Kristo. Dahil itinuturing na isang martir, isang milagro lang ang kailangang patunay para maging santo si Beato Pedro. Ang naging patutuo dito ay isang doktor sa ospital sa Cebu na humiling kay Beato Pedro Calungsod noong 2003 na pagalingin ang kanyang pasyenteng comatose na. Pero matapos magdasal kay Beato Pedro ang doktor, ay gumaling ang pasyente na ngayon ay deboto na rin ni Calungsod. Bakit po sa palagay ninyo na yun na nga, napabilis pa ang kanyang beatification and canonization? Ay kasi gusto ng Panginoon na sa panahon ito, ang mga kabataan ay makatagpo ng imahen sa kanilang buhay. Dalawampung libong deboto sa bawat isang beato ang pinayagan ng simbahan para makarating dito hanggang Linggo. At ang aktual na kanonisasyon ay magaganap ng alas 10 ng umaga dito sa Roma, alas 4 naman ng hapon sa oras dyan sa Maynila. Ses? Si Corina Sanchez nag-uulat mula sa Vatican.